September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables. Hello, good morning. Magluluto po ako ng pansit. Kain na kasi ako ng pansit, kaya magluluto ako ng pansit. Pang pahaba ng buhay. Nakapaghiwa na po ako ng sibuyas at bawang. Hintayin lang natin maging golden brown. Sinagsabay ko na para madali. Gutom na kasi ako galing mamalengke. Anong oras na rin? Alauna na. Tanghali pagahan, tanghalian, at merienda ko na to. Then, lalagay ko na yung manok na nahiwa ko kanina. Pinakuluan ko na rin ito. Mag-golden brown na rin naman yung sibuyas mamaya pag ito ginigisa ko itong habang ginigisa ko itong manok. Lagyan ko siya ng chicken noir para lumasa na yung manok. At paminta. Medyo nag-brown na yung manok. Brownie na. Lagay ko yung lagay ko yung pinagpakuluan ko ng chicken kanina. Lagyan ko na ng toyo. Hintayin natin kumulo. Ilagay ko na yung carrots at sanga ng tawag mo, celery. Hintayin natin kumulo. Ilagay ko na yung ito kasi harusan yung matagal siya maluto, kaya ilalagay ko na siya para sabay-sabay silang maluto siya. Harusami, wala akong bihon eh. Hindi na ako nakakabili ng bihon. Pero parehas lang din sila pwedeng ipansin. Gusto ko makulay ang aking pansit. Yan, tayin lang natin. Maluto silang lahat. Dagdagan natin ng
paminta. Gusto ko medyo maangka. Mix-mix lang natin. Daming sakun. Kasi pag ihinati ko yung breast chicken, makakalimutan ko naman, matitigas lang ng titigas sa ano, sa freezer. Saka pwede namang iulam yan sa kanin pag natira yung ano, yung breast chicken lang. Ito ko na sibuyas yung aking nilaga. Ayan, sinipsip na niya yung toyo. Ayan, lalagay ko na yung gulay na repolyo at yung dahon ng celery. Wow, yummy! Ngayon lang na naman ako kakain ng pancit after siguro 4 months. Ayan, luto na ang ating pansit. Makakakain na ako. Patayin ko na po. Yan na po ang aking pansit. Ayun na po tayo. Gutom na ako. Wow! After 4 months na hindi nakakain ng pansit. Nanis din na. Kain po tayo. Nani Dakara. Dakara nani. Dakara
Ayan, malambot na malambot na. Lagyan ko na ng sabaw. At ilalagay ko na yung gulay. Tinola nga pala ito, hindi nilaga. Sabi ko kanina, nilaga. Lagay ko na, wala kasing sayote, kaya yung parang upo na lang yung binili ko. Lalagyan ko siya ng Knorr cubes na chicken flavor. Haluin lang natin. Lagyan ko siyang paminta. Ayan, malambot na yung sayote or pupo. Ilagay ko na yung isang sili. At yung gulay. Ito, half-cook ko na lang kasi pang bukas pa na lang siya. Half-cook ko na lang yan. Itong luto na yung ano ba? Yung sayo, yung pupo. Naglagan natin ng tubig para may sabaw. Pangbukas pa naman namin ito. Para bukas, hindi na ako magluluto. Tayan lang na, ay, huwag kang lumabas. Tayan lang natin maluto ito. Yan, lutong-luto na yung pupo. Version ko lang ito ng tinola. Tinolang ribs. Ayan, bukas papakuluan ko naman ito ng maigi bago kainin. Konti lang yung nilagay kong sabaw kasi ako lang naman mahilig sa sabaw. Si anak, hindi mahilig sa sabaw. Patayin ko na po. Ayan na po yung final. Ano kaya lasa? Okay. Lagyan natin konting asin. Bukas na lang ulit lutuin ng maigi yung gulay, yung dahon.